Kumusta na kayo mga kaibigan? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pagpasensyahan nyo na kung ngayon lang tayo muling nakapag-upload ng panibagong video ang ating pag-uusapan. Ngayon mga kaibigan, sa araw na ito ay pag-usapan natin ang buhay ng isang artista na ating hinahangaan. Ang unang iba kundi si Paolo Contis at kung sino-sino nga ang mga babaeng kanyang minahal o sabihin nating napaibig ng ating idolo. Pero bago yan kaibigan, sana huwag mo namang kalimutan ang pagpindot ng like button, subscribe button at notification bell upang sa bawat showbiz usapan na ating gagawin ay lagi tayong magsasama. Pero mga kaibigan, bago natin kilalanin ang mga babaeng napaibig ng ating idolo, ay konti muna ang impormasyon patungkol sa ating bida. Paolo Enrico Tosi Contis, yan ang buo niyang pangalan. Isinilang Marso 14, 1984. Isang Filipino actor, host at magaling na comedian. Alam niyo ba mga kaibigan, na itong ating idolo ay galing sa isang Italian descent? O kaibigan, tama ang narinig mo. Ang kanyang ama kasi ay isang Italiano. Kaya naman kung tititigan mo ang ating idolo, ay masasabi mong hindi talaga purong Pinoy ang pinanggalingan niyang lahi. Nakilala ang ating bida sa mga pelikula sa taong mid-1990s. Aside from being cast as a child actor ng pelikulang Mara Clara, ang ating idolo ay naging bahagi din ng kids-oriented program, ang TV and the primetime sitcom, Okidokidok. Hindi lang yan mga kaibigan. In his teenage years, naging miyembro din siya ng Star Circle, na ngayon ay tinaguri ang Star Magic, Batch 3, sa taong 1996 yun mga kaibigan. Mas lalo siyang nakilala at naging tanyag nang masungkit ng ating bida ang parangal na Best Actor at the 24th PMP Star Award, Best Actor Award for Banal. Naging magaling din siyang host ng defunct GMA7 comedy infotainment shows na OC to the Max, bilang kapalit ng shows ni Marvin Agustin na Outrageous and Courageous. At alam niyo ba mga kaibigan, naging host din ang ating idolo ng World Records. At hindi lang yan mga kaibigan, mas lalong naging tanyag ang ating bida nang mapasabak siya sa mga napakaraming pelikula, TV shows at teleseryeng kanyang napagbidahan, maging napagkontrabidahan. Ang halimbawa sa mga ito mga kaibigan ay Darna, ang babaeng hinugot sa ating tadyang, Show Me the Money, Wipe Out, Matira ang Matibay, Raise It, Win It, Puso ng Pasko, Artista Challenge, Machete, and Fatbulilets, I Shine, Talent Camp TV, with co-host Mikey Cuanco, Jaworski, and child actress Jillian Ward, My Beloved, Aso ni San Roque, Love and Lies, Villa Quintana, at ang pangarap kong Hold Up, Until Night and Day, that aired spots in the Netflix as most viewed in the Philippines. So siguro mga kaibigan ay sapat na ang mga ilang informasyon na ang ibinahagi sa inyo upang lubos niyong makilala ang ating pinag-uusapang bida. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan na natin at kilalanin kung sino-sino nga ba ang mga babaeng naging bahagi at inibig ng ating bida. Ang una dyan mga kaibigan ay walang iba kundi si Desiree Del Valle. Siya lang naman ang unang babaeng inibig ng ating bida simula taong 2002 hanggang 2004 lang naman sila mga kaibigan. Nagsimula ang lahat nang maging magka-love team sila sa pelikulang Tabing Ilog. At syempre, after 2 years of loving-loving, tapos ng pelikula
Ayun, natapos din ang kanilang pagmamahalan. Number 2, Nancy Castellon. Siya ang pangalawa sa babaeng minahal ni Paulo. Nakagaya ng nauna, 2 taon din ang kanilang naging pagkasama. Nagkahiwalay din sila. Number 3, Isabel Oli. Ang naging pangat ng babae sa buhay ng ating bida. Nagkarambal din sila sa pelikulang Love to Love. At after 2 years ng pagiging sweet, kagaya ng 2 nauna, nagkahiwalay din ang 2. So, number 4, Lian Paz. Siya ang pang-apat sa naging babae sa buhay ng ating bida na dahil sa kanilang pagsasama, mga kaibigan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng isang magandang anak na nagngangalang Sonia Aitana na ngayon ay may 12 taong edad na. Mga kaibigan, bagaman nagsama silang 2 simula taong 2009 hanggang 2012 at nagkaroon nga sila ng isang anak, hindi pa rin naging matagumpay ang kanilang naging pagkasama. At syempre, nauwi pa rin sa hiwalayan gaya ng 3 nauna. Number 5, mga kaibigan, LJ Reyes. Siya ang panglima sa naging babae ni Paulo. Siguro naman, mga kaibigan, siya na rin ang panghuli. Dahil sa ngayon, ayon sa artikulong ating nabasa, ay masaya naman silang nagsasama sa piling ng kanilang 2 anak na sina Summer Ayana at Aitan Aiko. So, mga kaibigan, sana naging matagumpay na nga ang ating bida sa larangan ng pag-ibig. At kung ikaw nanonood ay wala pang pag-ibig, abay, magganap-hanap pa na, kaibigan. Kasi mahirap ang nag-iisa. Pero sa may mga jowa na dyan, may mga asawa, may mga anak, congratulations sa inyo, mga kaibigan. Sana magmaligaya tayo. So, sa muli, ako'y namamanhik sa inyo na sana ay suportahan ninyo ang ating munting channel sa pamagitan ng simpleng pag-share ng video nito, pag-like, at pag-pindot ng subscribe button at notification bell para sa susunod na video na ating pag-uusapan ay lagi kang una sa mga usapang showbiz na kataya nito. Sa muli, ako'y nagpapasalamat ng napakarami sa inyo, mga kaibigan, dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Sa muli, mga kaibigan, ingat kayo sa kumakalat na karamdaman. Ingatan ang sarili. God bless everyone. Bye-bye. Chop-chop, mama.